Magandang araw mga idol, it's raffle time na naman po. Ayan. At ito pong raffle natin ay hatid ulit ni Bang Good. At napakadali lang mga idol sumali. At kung na-miss nyo po yung ating paraffle nung nakaraan, yan po ay talaga naman yung mga subscriber po natin ang nanalo. Actually mga idol, kasi marami rin kaming nagpo-promote nyan mga raffle-raffle na yan. Pero napakaswerte po natin dahil yung tatlong nanalo po ng ating mga pag-giveaways ay galing dito sa mismong channel natin, subscriber po natin. Tatlong winner na galing sa subscriber ng mekaniko. At kaya ngayon mga idol, inaanyayahan ko uli kayo na sumali ulit sa ating paraffle. At baka kayo naman ang manalo ng ating pag-giveaway na smartwatch. Yan, napakadali lang mga idol, mga mechanics. Simpleng-simple, pupunta lang po kayo doon sa kanilang Facebook page. Katulad yan nakikita ninyo sa screen o doon sa ating description box. Nandun po, ikiklik nyo lang yon. Pagka napunta na kayo sa kanilang Facebook page, ay ilalike nyo lang o ipa-follow yung kanilang Facebook page at hanapin itong videong ito, itong ginawa ni mekaniko. Dahil po dyan po nila pipiliin kung sino yung mananalo. Ang gagawin nyo lang po, pagka napunta na kayo sa Facebook page nila, hanapin nyo yung videong ito, then dun po ay ilalike ninyo yung ating video. Ilalike nyo naman yung ating video at magko-comment ng hashtag mekaniko para makasali. Yan po, ganun lang po, napakasimple. At dun po nila hahanapin kung sino yung mananalo. Kaya dapat nakalike at magko-comment kayo dun para makasali. So yan po, no, uulitin ko, napakadali lang ng ating promo mechanic. So ganito lang gagawin. Pupunta lang sa Bang Good Philippines Facebook fan page, then ilalike yung page nila at hahanapin yung video na makikita ninyo nakasulat na mekaniko. O syempre, kung makikita ninyo ako doon, yun po. Pagpunta nyo doon, hanapin nyo yun, ilalike nyo lang po yung ating video at magko-comment ng hashtag mekaniko. At yun, automatically, pasok na kayo, kasali na po kayo. Ayan, mga idol. At syempre, yan ay hatid sa atin ng Bang Good. At katulad nga po ng nakikita ninyo dito sa ating tagiliran, ay meron tayong mga gamit na i-unbox para naman i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga items na nabibili dyan sa Bang Good. So katulad nito mga idol, i-unbox ko lang muna at saka natin gagawan ng hiwalay na video para i-review kung ano yung mga ito. Tara! At katulad nga ng sinabi natin mga idol, ito nga yung mga items na pwede ninyo mabili sa Bang Good. At actually mga idol, gagawan din natin ng paraan na makapagparapol ulit tayo katulad nung ginawa natin nung nakaraan na nagparapol tayo ng mga items na pangsasakyan na galing din kay Bang Good. Pero ito mga idol, i-unbox ko muna at ipapakita sa inyo, then gagawan natin ng hiwalay na video sa susunod na mga araw. So ito, katulad nito mga idol, ano ba ito? So, tire inflator, no? Actually, meron na rin akong tire inflator na review. Pero ito kasi mga idol ay mas maliit na tire inflator. Yan po. Yan, ganyan lang siya. Maliit. So, yan ang brand niya. Basius in Auto. Yan. Yung nakaraan po kasi is Xiaomi. Pero ito, ibang brand. Pero yan yung packaging niya. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman. So, ito mga idol, mas handy to. At mas madaling itago sa sasakyan. Yan, parang power bank lang siya. At nahulog yung ating, ano ba to? Tingnan natin kung ano laman nito. So yung kanyang user manual. Then ito na mismo yung ating unit. Halos kasi laki lang ng cellphone o parang nga lang siyang power bank. Then ano bang meron sa kanya? Yun, meron siyang USB cable. Palagay ko baka nga power bank lang ang mag-ooperate nito, gagana na. Okay, tama-tama oh. 5 volts, 2 ampere yung kanyang power requirement. So, handing-handy, pwedeng-pwede nga sa motor at pwedeng-pwedeng isingit nga lang sa inyong mga compartment. Yan o, napakaliit. So, i-review natin yan. Pero ganun na ganun pa rin o. Yan. No, di ba? Napakaganda na itong tire inflator na to. Nasasabik na rin akong testingin. So, tingnan natin kung... Oh! Ba? Okay. Lumalabas mga idol, may power na siya o. Di baterya pala ito. So, sa madaling salita, charger lang yun. Oops, may pailaw pa. Tutusin. Okay. So, sa ngayon, hintayin nyo na lang po yung ating pagre-review tungkol dito. Pero, sa ngayon ko lang kasi ito talaga nabuksan at nakita. Pero para sa akin, mukhang napakaganda. Napaka-interesting. So, next. Next item tayo. Ito naman, mga idol. So, dito muna tayo sa maliliit.
Ito ay navigation instrument. So hindi ko alam kung ano to. At bubuksan din natin, siyempre. Pero ito, talagang maganda oh. Interesting. Parang gusto ko nang gawan ng video ngayon eh. Dahil napakasimple lang siguro nito. Maganda. Then ito. Head-up display, no? Hood, HUD. So, yan mga idol. Ito naman, mga idol, lumalabas na kung ang inyong sasakyan ay walang tachometer. Yan. Pero dapat, OBD2. Yung kanyang, kumbaga may capability siyang makapagsaksak ng OBD2. Meron siyang OBD2 socket. Kasi, ito mga idol ay, buksan natin. Tingnan natin ang laman. Ito. So, ito yan, no? May kasama pa siyang pantungkab ng mga dashboard. Yan, syempre, user manual pa rin. Yan, user manual. Wala na iba. Then, ito. Meron siyang cabling katulad nito. Lapag muna natin. So, may cable siya. Ito, double adhesive tape. Yan, dyan na yan. Then, USB. Tapos, ito yung sinasabi ko. OBD2. Doon siya kukuha ng information kasi. So, ngayon. Then, meron din siyang, ewan ko kung para saan to. Hindi pa natin alam. Tingnan na natin sa susunod. Pero USB to, USB. And then, meron siyang, eto, yung dinidikit sa salamin, no? Yung dinidikit sa salamin. Para dun yung siguro yung display. Tingnan natin. Tapos, maliit na precision screwdriver. And then, eto na yung pinaka-unit. So, sa pinaka-unit niya, tingnan natin kung anong meron to. Ayan. HUD. So, lumalabas. Mga idol, nakaganyan yan. Not sure kung paano kinakabit pa, pero lumalabas na. Ayan o, pwede mo idikit sa inyong dashboard, nakaganyan yan sa dashboard, or hindi ko alam kung pwede sa salamin, pero yan dashboard, no? So ito yung kanyang HUD display. So yan, katulad yan, yung nasa picture na yan, ganyan yung magiging itsura niya. So ito, magkakaroon yung RPM ng water temp. Yan, katulad yan, sa mga BIOS karamihan ngayon ng mga compact size na kotse. Yan, walang mga temp o walang mga temp display. Yan, kasi ang nangyayari doon, 'di ba? Meron lang siyang nakakulay na green, then kapag mag-overheat na, nagbi-blink na red, then kapag nag-steady red, overheat na. Ganun. So ngayon, mga idol, kung wala kayong meter ng temperature, eto meron. Kaya ito, napakaganda nito. Makakatulong 'to. Kung kulang yung inyong meter panel, kung kulang sa mga display, eto, pwedeng-pwede. So ngayon, yan, yan yung pangalawang item natin. So ngayon, yung ating pangatlong item, yan, ito, ay car player. So, parang yung katulad nung dati natin na with navigation. Pero ito, titignan natin kung ano yung meron dito at naiiba sa kanya. So, tignan natin, buksan natin syempre. So, ito yung box niya. Okay. Ah, okay. So, lumalabas, hindi pa ito yung talagang box niya. So, packaging pa lang. Kasi ito yung mismong box ng ating car audio. Yan. Oh. So, yan. Mahilig tayo sa sound setup eh. At saka kung gusto ninyong palitan, syempre yung mga head unit ninyo, kung nabibitinan kayo, pwedeng-pwede to. So, owner's manual uli. Mounting kit. So, syempre, yan. Meron pa rin GPS. Yan. USB. Pero mas quality. Palagay ko, mas quality yung mga kasama niyang kable. Maganda yung kable. Ultimate USB talagang mas pulido yung pagkakagawa at yung antena. Yan. Meron siya nito. At yung ito. Kanyang mounting kit. And then, yung ating stereo, syempre. Yan. O. Yan o. O, may marami pa siyang mga kung ano yung sticker. O, certified, certified. Okay. Then, of course, touchscreen pa rin. Then, ang pinagkaiba lang, meron siya ditong parang SD slot para sa memory card. Then, volume, volume. Then, touchscreen. Iyan, mga idol. Gagawan uli natin ng mga review yan. So, ngayon, ito yung ating tatlong item. Ito. Ito, napaka-interesting. Talagang parang gustong-gusto ko to. So, ito, tire inflator. Then, HUD. So, HUD display para sa mga tachometer, kung wala kang tachometer, temperature, at malalaman ninyo kung ano pa meron dito sa susunod nating video. At saka itong ating car stereo. Yan mga idol, abangan nyo na lang.
kung kailan natin gagawin yan. At sana, sa lalong madaling panahon, eto, sa susunod na weekend, yan, malamang gagawin ko na ng video yan. Then, i-upload ko kagad para makita nyo na kung okay ba itong mga gamit na to. So, yun lang mga idol, yung ating promo, yan, yung ating pong pag-giveaway, huwag nyo pong kalimutan, sumali po tayo, katulad ng mga nanalo noong nakaraan, tatlo po, galing sa ating mga subscriber dito sa ating channel ng Mekaniko, yan po, napakalaking chance, naniniwala ako, na sa mga subscriber pa rin natin mapupunta yung parapol ni Banggood, yan po, sumali lang po tayo, yun lang po muna, maraming salamat po.